I will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Shoot them dead? Eh di wow. Ito na yung sinabi niya. Except for the overpublicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. Huh? This act cannot go unpunished. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. This is Daddy Rick again, talking about the reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi, kung nasa ang panig man tayo ng mundo, muli tayo humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalusugan, physical man o mental, sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Yan ang kung natatandaan ninyo yung panahon ng pandemya, na itong si Mang Diggs nagsabi sa mga kapulisan, hindi lang yan sa ating unang pinakita, ang mga pagkakataon na nagsabi siya ng shoot to kill, right? Then todo-todo ang pagkundinan nila dito sa nangyaring raid, no? To serve the warrant of arrest sa kanyang best friend. So ayan nga, no? Itong mga Dutertes, Dutertes ha, kasama si Aimee Duterte. Todo-todo ang pagkundina dito sa nangyari na to. At ano nga ba itong chinichika na to ni Aling Aimee rin, no? Malibang pa, unahin muna natin itong sinasabi ni Miss No Comment. Hindi muna tayo sa original na isa pang Duterte. Bago yung sinasabi ng matandang Duterte. Ayan, di ba? Pahayag. Wow, parang ano lang, parang dyaryo. Kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo Sikiboloy kahapon na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Naiano ba nila yung tungkol sa mga nangyari sa mga kapulisan, Yaya? Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan. Ayan na, sabi na nga ni Yaya. Lalo na ng mga sibilyan at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipino at magkaisang lahat sa ano to? Sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Shukran. No comment. Really? The audacity of saying such, ito na naman tayo, di ba? How about
eto ba, eh, ano bang naging komento mo rito? Nagkomento ka ba rito, Yaya, sa sinabi ng tatay mo before? I will not hesitate. My orders are sa police, pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Ayan. Pandemya yan, ha? Pandemya. Na pagka nagkaroon daw ng gulo at medyo umalmay mga tao na nga daw sa sistema ng lockdown, right? Ang sabi ni Shidigong, shoot them dead. Parang papatay lang ng lamok. Ganun ang tingin ni Digong sa mamamayang Pilipino. Now he is talking about human rights. Yung human rights violator na nagpapatay ng 20,000 mahigit na napakaraming mga inosenteng mga kabataan ang nadamay, nagsasalita ng para sa isang tao na ang kaso ay rape. Diba? Rape na sinasabi niyang maliit lang yung kaso. Maliit lang. Sana wag ma-rape yung anak mo. Sigurado magwawala ka. Tapos sasabihin sa harapan mo, nung nan-rape, maliit lang naman yung kaso ko. Diba sabi mo, maliit lang yung kaso. The audacity of this person talking such. Isipin mo. Sa gitna ng pandemya, alboroto ang mga tao na pag nagkaroon na isasabihin mo na shoot them dead. Really? Then now you have the audacity to say such thing. Ang kapal talaga ng mukha ninyo, sobra. Diba? Tapos, nang dahil lang man dyan sa tropa mo, na imbis na dati kang isa kang abogado, dati kang piskal, dati kang presidente, na sinasabi mo pagpapatupad ng batas, bakit imbis na sabihan mo na sumuko ka na, di ba? Para saharapin mo sa korte, kasi naman nasabi ni Kibbs, di ba? Na mga bataan niya, na dalin niya sa korte at ubod ng tapang yang haharapin ni Pastor Rapist. Ni Pastor Molestor. Ni sa Pastor Child Abuser. Right? Dapat ganun maniac. Dapat ganun ang approach. Right? O, sasabihin na hinuhusgahan namin. Kung talagang matapang, lumabas. Diba? Yung bang, sinabi mo yan, Digong, ulitin nga ulit natin, pag ano daw, bakit daw mag-shoot them dead? Pagka anong pagkakataon daw ang nangyari? I will not hesitate. My orders are sa police, pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban. Nagkaroon ng okasyon, pagkaginulo, nagkaroon ng okasyon na lumaban at? At ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. Pag nalagay daw sa alanganin ang buhay ng mga kapulisan sa pagpapatupad ng batas, ano daw ang gagawin? Shoot them dead! Sumalosep na taon sa demonyo, animal na nga naman, oo nga naman. Shoot them dead. Di ayaw niyong ilabas yung katotohanan yung nangyari dyan sa anong tawag nila dyan? Yung impyerno dyan sa Davao. Yung impyerno dyan sa bundok sa Davao. Ang daming mga kapulisan ang nasaktan. Binastos, hinarangan, hinadlangan ng mga members nitong si Mang Kibbs, no? Na may kasong rape, child molestation, di ba? At kung ano-ano pang kaso. So, may nasaktan ba? May binaril ba? Siguro kung ikaw ang presidente pa sa ngayon.
eh automatic siguro baka lahat yan pinapatay mo dahil hinadlangan yung gusto mong mangyari. Ang problema, kung babalikan natin yung sinasabi mo, it is the same thing na naramdaman ng mga ng ating Special Action Forces ng PNP sa pagpapatupad ng batas na sinasabi mong ipatupad yung batas at patayin sila. Shoot them dead. Right? You have the audacity to talk now such? Really? Yung isang human rights violator na katulad mo na napakaraming mga inosenteng kabataan ang napatay? Diba? Nang dahil dyan sa tokhang mong ginusulang nung kapitbahay nang dahil din napautang nung nagsisikip na kapitbahay o nakakainisan lang niya, inginuso, addict yan, pusher yan, patay. Diba? Buti sana kung sasabihin na sa crossfire napatay eh. Sasabihin, lumaban, pero sa katotohanan, execution style. Now you have the audacity to say such thing. Talking about human rights, pagpapatupad ng batas, eh sadya nga naman kakapal-kapalan nga naman ng mukha nga naman, oo nga naman siya nga naman. Isipin mo yun, Diggs, di ba? Naisip mo yan nang dahil sa pagtatanggol mo, ano ba meron si Kibbs, di ba? Hawak yung kaluluwa mo? Kaya huwag niya sinasabi na hawak niya ang kaluluwa ng buong mundo. Eh di sana pinagpipisil niya na ang ilong ng mga pulis na manguhuli sa kanya, di ba? Kinitil niya na yung buhay dahil hawak naman niya ang kaluluwa. Lintik kayo. Di ba? O tapos, anong ginawa ng mga miyembro? Hinadlangan yung mga kapulisan. May mga video pero biglang-bigla mga nawala. No. Ang dami ng mga kapulisan ang nasaktan. O ano ba, ulit natin sinasabi mo, kung malalagay sa alanganin ng kanilang buhay, di ba, inuutos ang mga kapulisan, even yung mga sa barangay officials, shoot them dead. Ulitin natin na, ang ganda-ganda mong pakinggan eh. Di ba, isang presidente na pinapapatay ang sambayan ng Pilipino. I will not hesitate. My orders are sa police pati military pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. Oh, diba? Ginulo. Nagseserve sila, hinadlangan sila, diba? Oh, at ang buhay nila nalagay sa alanganin dahil yung mga magseserve ng warrant of arrest ng best friend mo. Ang daming nasaktang mga pulis. Ngayon, meron pa kayong ididemanda nyo sila. Sasalubungin naman kayo din naman ng akala nyo naman. Nagyayayabang pa itong si Boy Hika, yung may 1 million kada buwan sa SM Manyak. Talaga nga naman ipagtatanggol mo naman eh. Talaga ibebenta mo kaluluwa mo eh. Kumita ka ba naman ng 1 million buwan-buwan? Diba? At yung mga vloggers ninyo na mga palamon ninyo, right? Na sinasabi hindi sila bayaran, edi wow. O, sa magbibintang na kami bayaran, edi wow ulit. Diba? Ano ba sinasabi ni itong matandang hukluban na itong talaga nga namang mapipikong ka? O, ayan. Basahin natin na sinasabi ni itong dating piskal yan, ha? Abogado yan, dating piskal, dating presidente. Nang ninais, talaga nga naman, hindi ka namatay sa COVID, namatay ka sa bala. O nagkataon, sinunod ito ng mga kapulisan noon at ng mga militar, pati na yung mga abusadong mga barangay officials. Diba? To members of the Kingdom of Jesus Christ Church, dapat ito, Kingdom of to the members of Kingdom of Satan Church. And all citizens who uphold the rule of law. Wow, the rule of law. Diba? Ang gandang pakinggan. And citizens who uphold the rule of law. Kapal. June 10, 2024 will go down as a day of infamy.
Heavily armed battalions of the Philippine National Police Special Action Force and the Criminal Investigation and Detection Group raided various church compounds in Barangay Buhangin and Tamayong, Davao City. Glory Mountain, Glory Mountain. Diyan pala nag-aano si Satanas, no? Kala ko Satan's Mountain. In Osan's Baptismal Resort, Samal Island, and Kitbog Compound, Malungon, Sarangani Province, ostensibly in a coordinated effort to serve warrant of arrest on Pastor Apollo Kiboloy. Teka. Reviewin nga natin itong sinasabi niya na to. Raided various church compounds in Barangay Buhangin. Etcetera, to serve the warrant of arrest on Pastor Apollo Kiboloy. Bangag siguro itong si Digong. Naalala nyo, nung sinabi niya last time, di ba sinabi niya, nandiyan lang siya sa ano, sa Tamayong, di ba? Siya pa ang nagpayo, yung sinasabi, nung naging topic natin yan before, na sinasabi niya na, sinasabi nga na nilaglag niya kung nasaan si Kibs. Naalala nyo yon? Siya nagbigay ng pronouncement na yan, na para daw, kung gusto nilang mahuli, edi mag-serve daw sila ng sabay-sabay na warrant of arrest. Doon sa lahat ng area, sa parang lahat ng bahay doon sa Tamayong, mag-serve kayo, di ba? So, simultaneously, coordinated. Sa bibig niya yan, nagmula. Kaya nga sinabi nila, glag mo si Kibs. Sabi nga siguro ng PNP, salamat sa payo, ex-president Xi Digong. Right? Ikaw nagpayo niyan. Except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. Wow, lagi mo sinasabi yung violation of the law. It was an overkill in any language. Overkill. Ulitin nga natin sinasabi mo. Nalagay sa alanganin, shoot them dead. May pinaril ba yung mga kapulisan o yung mga nagseserve ng search warrant? Siguro nga kung ikaw ang presidente at ganun nangyari at nagkataong hindi kayo magkatropa na parehas kayong manyakis ni Kibs. Diba? Sa harap ng publiko, nang mamanyak ka ng babaeng nakakatabi mo pag nakita mo maganda eh. Ganun yung uso mo. Para naman akala mo sasabihin pa ng mga kampun mo eh. Swerte mo, narigyan ka ng presidente. Eh nung ngayon kung presidente, lintik na yan, diba? Oh, para naman bakit? Banal ka ba na pag hinalikan mo ako eh? Ewan ko ba? This act cannot go unpunished. Teka, bakit parang puro yata statement itong si Mang Kibs ngayon? Parang hindi siya naglililitaw. Ba't hindi mo turuan yung barkada mo na humaharapin ng ubod ng tapang, sabi ng kanyang mga kampon? While I am saddened to do this given my personal and in the past opinion, while I am saddened to do this given my personal and in the past official support for the police and the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavit of all members aggrieved and traumatized. Wow, traumatized. Sabi nga, may counter naman silang gagawin yan dahil nga sa, di ba? O, ano ba yung ginawa nila? Yung paghahadlang nila regarding dyan sa pagseserve na yan. Di ba? Alam mo yan, piskal ka eh. Piskal ka na gagawa, na naglahat na, sa ano yung kwento mo? Nagtatanim ng ebidensya, tapos gagawa kayo ng chismis, di ba, para kumalat, para pumutok. O, later on, pag bubumenta na yung ebidensya tinatanim ninyo,
yung taga-tanim, si B1, tapos ituturo si B2, si B2 patay. Right? Kwento mo mismo yan, Diggs. Bangag ka ba na habang sinusulat mo yan? O sadyang bangag ka lang? Ay, aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. Sige, file a case. Sana paharapin mo muna yung barkada mo bago ka nagyayabang regarding dyan sa, ano sabi niya? My duties as administrator of church. Wow. Baka daw may nawala silang kayamanan. It is incumbent not only upon the church but also upon officers of the law to take appropriate action considering that the said trespass was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect for the law and religious institutions. Eh, di ba dati, di ba abogado ka, Digong? Ako, hindi naman ako abogado, hindi naman ako nag-aabogado eh. Pero nakakaintindi naman tayo ng batas. Dahil sabi ko nga, you will not be able to follow the law if you are not able to comprehend and interpret what are you reading and what is being implemented for you to comply. Right, Diggs? Tende, maganda pa rin talagang pakinggan yung sinasabi mo eh, di ba? Kasi paulit-ulit eh, regarding do sa rule of law. So this is your rule. Lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. Shoot them dead. Yan ang rules ni Digong. Galing, di ba? Patayin ang lahat ng mga Pilipino. Yun ba yung pinagtatanggol ninyo? Ha? Mga di-di-sht. Right? Sasabihin pa, tama lang yun, matigas ang ulo, patayin agad. Kaya ganun pa mga sinasabi ng mga di-di-sht. Ang sakit sa tengang pakinggan, di ba? Nang dahil lang sasasabihin na nag-alboroto yung tao, kung nagkataon pala sasabihin na nag-rally-rally o nagwala, lumabas sila. Pandemic yan, ha? Pandemic. Right? Ay, nako. Religious institution. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of this illegal raid by granting the relief and legal remedies provided by law. Ang daming provided by law. Puro ka law. Puro ka law. Loko-loko. Nabaliw ka na sa kaka-pentanil mo. How about yung... Eh, baka naman gusto mong harapin naman yung ICC. Diba? Baka naman gusto mo namang harapin naman yung tanong ng sambayanan regarding doon sa 20,000 mahigit na buhay na kinitil ng mga inutusan mong pulis na shoot them dead. Right? Diggs? Now you have the audacity to talk about law? Really? Ang kapal. It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Kiboloy even before he could be convicted by a court of law is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority. Wow, napunta bigla sa administration. Namo. Diba? Before he could be convicted by a court of law. Paano makukonvict? Ayaw ngang humarap. Nagtatago o itinatago nyo. Right? Ikaw parang nagtatago ko rin. Parang ilang labas mo na statement eh. Diba? Kasi nataranta sila.
Nung dumating yung sinasabing 200 na special forces para alisin yung 37, 38 or 40 ba yun, di ba? Yung mga police at yung mga officials regarding doon sa sinundan ng anak mong Tokhang na pag-declare, pito agad ang patay. Di ba? Alam mo dapat yan, hindi pwede magkaroon ng prejudice doon sa scenario na yun para ma-influensyaan nila yung case na nangyari. So, kailangan silang i-alisin mo na sa serbisyo, di ba, i-re-replace sila, o, ang tawag natin dito, upang maimbestigahan niya ng maayos na ang nagpatupad niyan, yung internal affairs. You should know better than us. Pero hindi, kahit yung ano man ang mangyari, yung unat, babalikuin, yung baliko, uunatin nyo para lang protektahan ang isang damunyo. Wala na eh. Kasi kung humaharap siya, naririnig namin, umaandar ang kaso, di ba, na nagyayabang na dalin sa korte, nasa korte na eh. Actually, kahit paano, medyo may maganda-gandang binitawan itong isang bata mo, Diggs, no? Si Robin, na kahit paano eh, nagsabi, nasa korte na rin lang naman harapin na ni Kibbs. Right? Hindi abogado yun, pinaintindihan niya. Sabi nga, you remain, ano sabi sa batas? You remain innocent until proven guilty. Right? Sabi mo dito, to demonize Pastor Kiboloy even before he could be convicted by a court of law. Paano nga i-convict? Hindi naman niya sinasabi doon sa korte na nag-plead siya ng innocente siya. O whatever. Hindi nga siya sumasagot, di ba? Nagtatago. Ba't hindi mo payuhan na lumutang na at harapin? Right? Anong kinatatakot? Anong kinatatakot nung sinasabi sa sarili niya na siya daw ang anak ng Diyos? Anak ka ng teteng, oo. Di ba? Anak ka ng teteng, hindi ka anak ng Diyos. Pagyayabang mo pa na hawak mo ang kaluluwa, ang buhay ng sanlibutan na mo. Kapal ng pes, OA, over. Tapos ano gawain ng mga miyembro mo, di ba? Andun, pakalat-kalat dito sa Pilipinas. Maging diyan sa ibang bansa na nanlilimos para lang lustayin mo. Di ba? May private jet ka pang nalalaman. Ang sarap ng buhay mo habang ikaw ay nasa air condition at huwag kang kikibo. Diyos ang hihipo. Yung mga miyembro ay nagkukumahog dahil masesermonan, mamumura mula sa tuktok ng balakubak hangga sa dulo ng ingron pagka yung kanilang ingreso ay kulang. Kaya panawagan yung mga batang lumalapit sa inyo, yung nagsasabi na nag-aaral sila, yung may papel na pinapakita, bataan po yan ni Kibbs. Yan po katotohanan dyan. Again, it is with a heavy heart that I am constrained to take action against all those responsible for the coordinated but illegal raid. Notwithstanding my personal convictions, the law must be upheld. Let this be a warning and a lesson for all those who follow and implement illegal and unlawful orders that there are grave consequences for blind obedience. So nasa na ngayon yung mga less po na, di ba, ano nangyari doon? Sinibak ba yun? Nakulong ba yun? O di ba, sabi nyo nga, ilipat lang yan sa Marawi. Ano nga ulit ang sabi mo? I will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Proud na proud ka dyan. Proud na proud sa'yo ang mga kampon mo. Tang inumin mo.
Proud na proud. Di ba? Over proud. Ngayon, ito namang isang ali, ito, ay, nabasa na natin yung sinabi ng kanyang isang anak na babae. Ito pa naman yung sinabi ng isa niya pang anak na babae. Aaminin ko, dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yon. Dumaan ka sa Davao, Ime, o talaga nandoon ka dahil nabalitaan mo yung pagsiserve ng arrest warrant kay Kibbs? Para ano, hadlangan, o ano, sana tumayo ka rin doon, kasama ka ng mga members ni Kibbs na sinayawan pa yung mga polis, di ba? O tapos sinadlangan, tapos binarahan nila, nagbarikada sila, nasaktan yung mga kapulisan. Ano? Andun ako sa Davao at ako'y nasindak. Wow. Kasi... Paano ka nasindak? Ako ay nasindak. Sana ganun. Yung parang tipo bang parang horror ang dating. Ime, ako ay nasindak. Ang dami-daming SWAT, CIDG, sa airport. Airport. Ang daming SWAT, CIDG, sa airport. Isang katerba, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba, na PNP helicopter. May kasama pang drone. May mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Bakit? Di ba? May baril si Digong. Ay, may baril sila. Right? O yung mga, sinurender na baril, yung mga pipitsuging baril. Di ba sabi nga ng mga members, punta kayo dito, lalaban kami, ipagtatanggol namin ang anak ng demonyo. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Davao City? Teka, nandun lang naman sila sa ano ah. Nandun lang na, magsese bakit yung buong Davao ba yung ginulo? Right? Ba't nila itinatago? Ba't isa ka sa nagtatago? Isa ka ba sa nagtatago kay Kibbs? Well, coordinated din yung pagtatago ninyo. Sen, Mamin, yuhu! Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Isa pa yon yung mga abog... Hindi ka nakikinig sa sinasabi ni Diggs eh. Diba? Pagka nalagay sa alanganin ng buhay nyo, di ba? Ano pinagyayabang? 6 na milyon ang miyembrong na uto nitong anak daw ng Diyos, na anak ng Teteng. Lado, kailangan pag-usapan. Ang balita ko, may warrant of arrest, pero walang search warrants. Wow. Plakadong-plakado, no? Yung sinasabi mo, tsaka sinasabi ni Digong. Right? Walang search warrant. Parang tapares eh. Sige. Please explain. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, na, kaya naman... Nino daw, Nino now, sinabi Nino. Ulitin natin, sino daw nagsabi? Kaya naman, sinabi ni Presidente Duterte. Presidente Duterte? Alam mo ba, naalala mo ba kung ano sinabi ni Presidente Duterte? Ha, Ime? O, eto sinabi ni Presidente Duterte. Presidente pa rin pala eh. Lagay sa alanganin, shoot them dead. Ayan ang sinabi niyang Presidente nyo, Ime. Kaya naman... ng ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte. Ba't ayaw humarap sa korte? Sige nga, kung iniimbitahan nyo si Mang Kibbs na humarap sa korte, di ba nasa korte na nga, ang sabi, dalin sa korte. Abanong din lang sa korte, nagtago. Hindi kayo hinarap dyan sa Senado. Ano pa sinabi niyo mga utu-utong mga senador na nakaprotekta kay Kibbs, di ba? Lahat halos na mga, kung murahin ninyo, payhain ninyo, kung insultuhin ninyo yung mga resource person dyan sa Senado, ganun-ganun na lang. Isa ka dun. Right? Naalala mo yung hearing regarding doon sa sinasabi na People's Initiative? Kung saan nakakarating yung pinag-hearing ninyo?
Di ba? No, kung bastusin ninyo, payain ninyo yung mga resource person ninyo. Right? Pero pag si Kibs nagpunta daw, nagbigay pa ng 17 utos ang kapal ng FES. Right? Oh, respetuhin yung karapatan pang tao. Namimili talaga kayo kung sino lang yung dapat makatanggap na mabigay yung karapatan na yon. Ganun lang kasimple yun, Sen. Huwag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Pananakot? Iseserve nila eh. Oh, binarikadahan sila. Hinadlangan sila. Obstruction of justice ang ginawa. Maraming mga kapulisan na nasaktan. Pero hindi nila ginawa yung utos ni Digong. Ano nga ulit yung utos mo, Diggs, pagka nalagay sa buhay nila sa alanganin? Oh. At nagkaroon ng okasyon na lumaban. Puni natin ang buo. I will not hesitate. Oh. My orders are sa police, pati military, pati mga barangay, na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban. Oh, di ba yun ang ginawa ng mga miyembro ni Damunyong Kibs? Ang dami, ang dami. Ang pinakikita ng video, yung parang siyempre, i-splice mo yung video, ipapakita yung na-traumatize kami. Na nasindak kami. Naalala niyo yung tatlong babae ba yun? O apat na babae na yun na minumura si BBM tsaka si FL Lisa. Diba? Punta kayo sa Dabaw! Ganang-ganang alala niyo yun? O. Diba? Pag naalalagay, nasaktan ba sila? Sinaktan ba sila? Ha? Ime? Gibbs? Diggs? Yaya? Yare? At ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. Shoot them dead! Ayan. Nadinig mo ba, Ime? Yan daw. Ano sabi daw ni Presidente Duterte nyo? Ano daw? Presidente Duterte, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte. Wow, Presidente Duterte. Ipalibing na yan sa libingan ng mga bayani, na makabawi. Sino daw? Tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman ng ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte. Eh bakit mga nagtatago? Bakit nagtatago? Kung kaharapin pala sa korte, andyan na, korte na. Diba? O, awayin nyo rin yung judicial side dahil nagsabi ang ating korte suprema na tinanggal yung mga kaso, inilagay nga dyan. Sa Pasig ba inilagay? Diba? Dito, sa Kamaynilaan. Right? Dahil, para walang prejudice. No? May impluensyahan sila regarding doon sa gagawing investigasyon. Kaya sinabihan yung mga abogado. Right? O nagyayabang pa ito si Boy Hika. Pinagbabanggit pa yung mga abogado na kasuporta dyan. Hindi naman sila mga criminal lawyers. Criminal lawyers daw. Eh sige go, magkita-kita rin kayo ng kabilang mga abogado. Parang kayo lang naman nakakaintindi ng batas. O dahil daw... Huwag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Wow, huwag nang idaan sa pananakot at karahasan. Sino ba naging marahas, Sen? Sino ang naging marahas? Sino naging marahas? Naging marahas ba yung mga kapulisan, yung mga special action forces, at yung mga magse-serve na sinasabing coordinated na pagse-serve nung warrant of arrest? Na sila yung mga nasaktan na hindi naman nila ginalaw, yung mga mamamayan doon, yung mga nag-obstruct at nagtatago, di ba? Naintindihan nyo yan. Gagawa kayo ng batas, di ba? Sa Senado, Sen? Gumagawa kayo ng batas. Ngayon, pag ipatutupad ang batas na hindi pumapabor sa inyo, yan nga kaya nga sa isang simpleng tanong, bakit daw ba yung mga batas, yung sa lagi may nakalagay na whereas,
yun kasi ang magiging palusot, whereas yaan ang aming palusot. Pero ang ganda-ganda talaga ng sabi ng Presidente Duterte nyo. Right? Ang sarap-sarap pakinggan sa tenga, no? Pumapalakpak ang tenga nyo rito, di ba? I will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Ang dahas. Yan, Ime. Papaalala lang namin sa'yo, Ime. Hindi ba yan marahas? Hindi ba yan pananakot? Hindi ba yan pag-aabuso sa kapangyarihan ng pinagbabantaan ay ang sambayan ng Pilipino? Tapos ang kapal ng mukha ng mga di-di-shht para sabihin na nung panahon ni Digong ay nakaramdam sila ng ligtas nang dahil nawala daw yung mga adik sa lansangan. Salamat po, Tatay Digong. 'Di ba? Naging ligtas po kami, Tatay Digong. Sagot naman, Ime. Sagot naman, Yaya. Sagot naman, Diggs. O malakas ang tama mo no sinasabi mo to. At yung mga utu-utu namang ng mga kapulisan, ay ang daming naging abusadong pulis noon. Kaya kung matatandaan ninyo, nung panahon ni Digong na sinas na pinipilit balikuin itong mga ulagang mga na ligtas na ligtas daw ang pakiramdam nila. Samantalang ang pakiramdaman natin nung panahon na yon ay kaba. Nang dahil nga pagka nainguso ko lang o napagtripan ka ng pulis, patay ka. Biglang magpapantay ang iyong mga paa. Nalimutan nyo na yon? Ipinagtanggol nyo pa? Di ba? Ang linaw niyan. Pandemya. Napakarami niyang mga announcement na ganyan. Ang dami niyan. Yung mga shoot to kill niya. Di ba? Yung mga shoot them dead shoot. Isa lang yan. Pero ito talaga nakakapanting sa tenga nang dahil nga ito ay diniklara niya sa kasagsagan ng pandemya. Right? Tapos, iseserve, inadlangan yung mga polis, nasaktan yung mga kapulisan na hindi nila ginalaw, hindi nila ginawa yung sinasabi na shoot them dead. Walang sinabi ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katulad ng sinabi mo dahil kung nagkataon, eh sigurado tumimbuang lahat ng mga taong nakahadlang doon kung ikaw ang nagdeklara. At ikaw pa ang presidente na sinasabi mo na pag may humadlang at maalalagay sa balag ng alanganin ng inyong mga buhay, shoot them dead. E di wow. Ang galing. Nakakapagod kayo. Nakakapagod kayo. OA, sobra. Di ba? O, teka nga muna. Bakit ba parang... Nasaan na ba you? Panay lang ang bigay mo ng statement. Ay, nagtatago ba? Dahil ba what? Nagtatago ba? Nang dahil yung pinadala nga na 200 ba yun? Na SAP dyan sa Davao? Nang dahil lang naman doon sa... Siyempre, kailangan mas marami sila upang madisarmahan yung 40 kapulisan. Baka maging magkaputukan. Right? Na inutos ng internal affairs. Pero umuugo nga kasi, yun daw ay paghahanda para iserve yung warrant of arrest din kay Diggs. Kaya, bakit kaya ta para bang MIA ka, missing in action? Right? Where na you? Yoo-hoo! Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat. Again, God bless everyone. God bless us all. Ciao.